Hello guys! What's up? Welcome back to my channel! Today's vlog, pag-uusapan natin ang tungkol sa urinary tract infection or UTI. Ito ang pinaka part 1 at ang pinaka part 2 at part 3 ay sa sunod ko na na vlog. At pag-usapan naman natin doon ang tungkol sa mga natural remedies at herbal medicine para sa urinary tract infection or sa UTI. Bago naman ang lahat, guys, ay mag-intro na tayo. At kung bago naman kayo dito sa channel ko, guys, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated naman kayo kung meron akong bagong video. UTI kasi, guys, or urinary tract infection ay ang infection sa pag-ihi. Ang UTI ay kadalasan nagmumula sa ikulay na nakapasok sa pantog or bladder or urethra natin. Mas madalas ang mga babae nagkakaroon ng UTI or urinary tract infection dahil mas malapit ang urethra ng mga babae sa anus, kung saan ang ikulay ay matatagpuan sa dumi natin. Ito, kapag napabayaan ay maaring maapektuhan ang iba't ibang urinary system natin. Infection sa bato, infection sa pantog, infection sa daluyan ng ihi natin, yung ureter or urethra. Makakakuha tayo ng mga UTI, public toilet, mga honeymoon cystitis ay nangyayari pagkatapos ng pagtatalik. Ang simpleng UTI ay pwede itong mag-develop ng kidney failure na kailangang i-dialysis. Advice ng mga doktor na kailangang uminom ng 8 to 10 glasses na tubig araw-araw. Okay. Pagkatapos magtalik, ugaliing maghugas ng private part natin, lalo na sa mga babae, or umihi para makaiwas sa infection. Mga symptoms ng UTI, guys, is mayat mayang pag-ihi o madalas sa isang beses kada aras. O ramdam ang sakit ng pantog, likod, at tagiliran natin. Hanggang sa singit. Ang nararamdamang sakit kung may kidney stone na sa dinaraanan ng ihi. So, namimilipit siya sa sakit. Kapag may lagnat at pananakit ng likod. Ang iba din ay may dugo sa ihi. Ito ang may diferensya na sa kidney, kaya magpapatingin ka na ng doktor. Ang kidney natin ay tagalinis ng mga dumi, mga basura sa sobrang tubig sa ating katawan. So, pero pag hindi na ito gumagana, magkakaroon tayo ng manas sa paa, sa mukha, at saka sa mga kamay natin. Mga panghihina at panglalambot. Ang hormone kasi ng erythropoietin ang naipoproduce ng ating bato na tumutulong sa ating red blood cells na magdala ng oxygen. At kapag hindi na ito gumagana, dahilan upang pagiging anemic. So, most kapag anemic at nagproblema ka sa bato at kulang sa oxygen sa utak, ay dahilan ng pagkahilo at mahirap mag-concentrate. Kahit nasa mainit na lugar, palaging giniginaw kasi dahil anemic ka na. Ang kidney infection ay sanhi ng pagkakaroon ng lagnat na dahilan para ginawin ka. May skin rashes din ang mga taong may diferensya sa kidney. Sa pagkaroon ng sakit sa bato ay naiipon ang mga dumi sa katawan natin, sanhi ng pangangati at skin rashes. So, yung iba din, guys, ay may bad breath at masama ang panlasa kasi nga kapag may kidney failure ka, tumataas ang level ng urea sa dugo. Pagsusuka kapag naipon ang basura sa dugo dahil sa sakit sa bato, kaya nagsusuka ka. Kinakapos sa paghinga dahil anemic at kulang sa oxygen. Mag-ingat dahil dumarami mga taong may sakit-sakit. Mag-ingat sa high protein diet dahil ito'y nagpapahirap sa pagtatrabaho ng mga kidney natin. May 10,000 Pilipino kada taon ang nangangailangan ng dialysis. Kalahati sa kanila ay walang mga pera. Isa sa pinakamahal na gamutan, 3,000 per dialysis ay twice a week or once a week. Saan mo kukunin yung 3,000 na yan? Ang kidney transplant din, guys, ay aabot ng 1.5 million. Mga natural
general na tips guys kung paano natin alagaan ang mga kidneys natin. Huwag araw-arawin ang pag-inom ng mga pain relievers. Umiwas sa mga maalat na pagkain, uminom kayo ng maraming tubig. 8 glasses or 10 glasses bawat araw. Iwasan ang pagkain ng mga junk foods or mga sitzeria kasi hindi siya healthy. Limit sa pagkain sa instant noodles, nakakasira sa kidney natin. So iwasan ang soda drinks, lalo na sa mga bata. Pagkasira ng kidney natin ay umpisa sa UTI, urinary tract infection. So part 2 ko guys, ano ang mga herbal medicine or mga halaman na dapat nating gawin para makatulong sa simpleng UTI natin. So, salamat guys sa panonood at sana may natutunan kayo dito sa topic ko, at kung bago kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo kung mayroon akong bagong video. Salamat po guys at God bless po sa ating lahat.